Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, hello po. Sana po ay mabasa niyo po yung aking message. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lani. May anak sa unang asawa ko, isang babae at isang lalaki. Hiwalay po ako sa unang asawa ko at makalipas po ang 10 taon ay nakapag-asawa po ulit ako. Pero this time po, Mama Colleen, mas bata po siya sa akin. Nagkaanak po kami ng isang babae at ngayon naman po ay ako ay nagkaanak kami ng isang babae at sa ngayon po, 7 years old na po ang aming anak. Mama Colleen, kaya po ako sumulat sa inyo para po ipa-heart to heart ang problema ko sa asawa ko po. Ako po ay nagtatrabaho regular sa isang religious company. At ang asawa ko ay isang construction. Mama Colleen, lagi po kami nag-aaway dahil po araw-araw na lang, elasing at pag-uwi ay nagwawala pa. Minsan po ay nasasaktan na ako ng aking asawa. Sa totoo lang po, parang gusto ko na po siyang iwanan. Kasi po, pinupuntahan niya ako sa work at minsan lasing pa. At dumating po yung time na gusto ko na po siyang ipabarangay dahil sa mga ginagawa niya pag siya po ay lasing. Mama Colleen, hirap na ako sa asawa ko. Hindi ko na siya maiwanan kasi kung dito lang ako sa Pinas, pupuntahan pa din niya ako. Mama Colleen, dumating na yung punto na gusto ko na lang umalis sa amin at iwanan yung anak ko sa kanya. Kaso po, naiisip ko, baka mapano yung anak ko pag iniwan ko po. Kaya ngayon po, nagdesisyon ako na mag-apply pa abroad para makalayo sana sa ama ng anak ko. Kaso, iniisip ko na parang hindi ko kayang maiwan yung anak ko. Sobrang gulo po ng utak ko at sana matulungan nyo ako. Actually, meron pa po akong isang problema. Yung dalawang anak ko naman po, nakasamaan ko ng loob. Yung dalawang anak ko, isang 22 years old na lalaki at 18 years old na babae. Again, hiwalay na po kami ng ama nila. So after 10 years po, naging single naman ako hanggang sa nakilala ko nga itong unang problema ko. Okay naman po yung pagsasama namin noon. Pero yun nga, hindi may iwasan na may problema. Mama Colleen, gusto ko lang pong i-share yung problema ko rin sa mga anak ko sa una. Masama po kasi yung loob nila sa akin dahil hindi ako natuloy mag-abroad. Yes, Mama Colleen, hindi ko na po tinuloy yung pag-a-abroad ko dahil nga hindi ko maiwan yung anak ko. Sa akin lang naman, Mama Colleen, hindi na ako makaalis dahil po isa pang rason, may high blood po ako. Hindi po ako pwedeng umalis na lagi dahil mataas po yung dugo ko po. Yun po ang hindi nila maintindihan, Mama Colleen. Hanggang sa dumating yung punto na kung ano-ano na yung sinasabi nila sa akin. Dumating yung time na pati kapatid nila, pinagseselosan nila. Mama Colleen, yung mga anak ko po kasi sa una,
yung lalaki po nasa Bacolod at yung babae po ay nasa tita niya. Noon po kasi wala pa akong asawa, doon kami nakipisan sa kapatid ko. To be honest, sobrang bigat po ng loob ko. Dahil hindi man lang nila ako binati, Mama Colleen, nung nakaraang Pasko. Dumaan yung Pasko, dumaan yung bagong taon, ni hindi po nila ako binati o ni hindi man lang nila ako pinapansin. Kaya tuloy tinatanong ko yung sarili ko kung masama ba akong ina. Lahat naman ginawa ko noon para mabuhay ko sila. At lahat ng gusto nila, binigay ko naman. Yun lang yung hindi ko na ibigay. Yung mag-abroad. Hindi ko na po alam, Mama Colleen, kung ano yung gagawin. Nagtatrabaho naman po ako para sa kanila. Pero bakit hindi nila ako maintindihan? Mama Colleen, again, tulungan niyo naman ako. At maraming maraming salamat po. Isa po sa dahilan kung bakit nais nila akong makapag-abroad ay para daw maibigay ko yung luho nila. Kaya sobrang sumasama talaga yung loob ko ngayon, lalo na nagdadalang tao ako. May sinabi pa sila sa akin na sana daw ay masaya ako sa desisyon na pinili ko. Muli, ito po ang aking kuwento. Ako po si Lynn. At ito ang Heart to Heart with Mama Colleen. Kuwento ng isang ina. Ka-winner, yan po ang kuwento ni Lynn dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Actually, no, kachat ko pa rin siya hanggang ngayon. Dahil kinamusta ko siya at kinamusta ko kung kumusta ba yung unang asawa niya. Ano yung ginagawa ng unang asawa niya para sana pumagitna sa kung anumang problema ang nangyayari. Nabanggit niya pala ngayon lang, napatay na pala yung kanyang unang asawa 2 years ago. At nabanggit din niya na sa awa daw ng Diyos, nagbago na yung partner niya ngayon, yung asawa niya ngayon, yung ama ng mga bagong anak niya ngayon, dahil nag-counseling sila at naayos yung kanilang relasyon. Alam nyo ka-winner, no? Kapag ka nagkakaroon kayo ng problema, kayong mag-asawa, pag hindi na kinakaya na kayo lang dalawa ang mag-uusap, it is really wise na kumausap kayo ng pwedeng pare, pastor, o kung sino man sa tingin mo yung pwedeng pumagitna para pag-ayusin kayong dalawa. Sa iba nakakahiya eh, parang iisipin nila, nakakahiya naman. Kailangan may papagitna pa, hindi ba pwedeng tayo na lang dalawa? Malalaman pa nila yung problema natin. Di ba may mga ganun nahihiya? Pero ako, it is best po na kapag ka talagang hindi na umuubra na kayo lang dalawang mag-usap to settle kung ano man yung problema. Kapag ka talagang lagi na lang kayo nagka-clash, yung tipong hindi nyo na pinapakinggan yung bawat isa kasi pareho na kayo nagpapataasan ng ihi. To the point na nabubulag na kayo sa mga paniniwala ninyo hanggang sa lalo lang nagkakalamat yung relasyon ninyo. Again, it is wise na magkaroon na kayo ng someone para pumagitna at kumausap sa inyo para maipaliwanag sa inyo kung ano ba yung mali ninyo kaya lalong lumalala ang problema. Katulad nga ng ginawa niya, kinausap nila daw yung pare, lahat ng problema sa kanilang relasyon at nagkaayos na sila finally. Pero sabi nga, ang buhay sa diyang mapaglaro, susubukin at susubukin ang pasensya mo hanggang dulo. Oh, no. Diba? Susubukin at susubukin ka kung kailan ka susuko. Eto, di niya sinukuan yung asawa niya. Nagkaayos sila. Pero may problema na naman.
yung kanyang mga anak naman ngayon. So siguro no, Lani, the best advice that I can give to you is kung hindi mo sinukuan yung asawa mo ngayon, huwag mo ring sukuan yung mga anak mo. Kumbaga kung paano mo inilaban yung karelasyon mo ngayon, kung paano mo siya pinilit hinila pabalik sa Panginoon, kung paano mo pinilit ayusin yung relasyon ninyong nagkakalamat na, ganun din ang gawin mo sa mga anak mo. Naniniwala ako na galing yan sa'yo eh. Alam mo yung likaw ng bituka nila. Alam mo kung paano sila pwede pang mapasunod sa'yo o paano pa sila malambing. Anak mo yan. Yung ibang tao nga eh, naayos mo. Anak mo pa kaya. Although, real talk, mahirap. It's gonna be a challenge. Kasi aminin naman natin, totoo din na buti pa yung ibang tao, madali nating ayusin. Pagkapamilya mo, parang ang hirap-hirap. Diba? It will be really a big challenge for you. Pero ang akin, subukan mo pa. Huwag mo silang sukuan. Ilaban mo pa. Gawin mo pa yung mga pwede mong gawin para mapaamo sila. Kung pwede kang umuwi, dahil sabi mo, ngayon lang, binlock ka ng mga anak mo, hindi ka na chinachat, binlock ka na nila, punta tayo sa next step. Ano yung pwede mong gawin? Uwi ka. Puntahan mo sa Bacolod, puntahan mo sa tita, kausapin mo puso sa puso. Kasi ang tao naman eh, mas mararamdaman ng tao if you are really sincere kung kakausapin mo sila ng personal. Kasi kapag ka via chat lang, kapag ka via call lang, wala masyadong ano eh, wala masyadong warmth, alam mo yun? Unlike kung mayayakap mo sila, yung makakausap mo talaga sila. Kasi kapag ka sa chat lang, pwede silang mag-invisible mode eh. Diba? Kung sa chat lang, pwedeng, kung ano, iba yung feelings na pinaparating mo, pero ito yung feelings na i-interpret nila according sa paniniwala nila. Unlike kung magkikita kayo, mag-uusap kayo ng personal, puso sa puso, mas mararamdaman ng mga anak mo na you are really sincere. Siguro, wag din natin masyadong wag natin masyadong diinin yung mga bata, diinan yung mga bata na sila lang yung may kasalanan. Yes, nandun na tayo na nagtampo sila, hindi kasi natupad yung pangingibang bansa mo, nagtampo sila kasi feeling nila pag magulang ka na nasa ibang bansa, magiging hayahay ang buhay nila. Mga bata pa to eh, 18, 22, ito pa yung mga edad na nasa ideals pa lang sila eh. Hindi pa nila alam yung totoong buhay. Diba? Ito yung mga edad na parang, ah, pag nasa abroad si mama, may size, may Jordan ako. Pag nasa abroad si mama, diba? Ganun pa sila ngayon. Diba? Parang yun pa yung thinking nila. Na kahit anong bali mo, dahil nasa Gen Z sila na sitwasyon, iba pa yung paniniwala nila. Pero pag nag-asawa na yan, nagkaroon na yun ng sariling pamilya, tsaka nila marirealize, ay, hindi pala ganun ang buhay. Ay, mahirap pala talaga maging magulang. Ngayon kasi ang alam lang nila maging magulang. Magulang in other word. Diba? Ang alam lang nila yung ideals, hindi nila alam yung realidad. So, try to understand more. Again, hindi madaling maging magulang. Mahirap po talaga yan. Sobrang challenging yan. Diba? Lalo na kapag meron ka ng mga ganyang edad, sobrang hirap. Sabi nga nila, diba, pagka nagkaroon ka ng anak na mga toddler, bagong magulang ka,
iba yung tipo ng parenting mo. Kapag ka nagkaroon ka na ng mga teenager, bagong magulang ka na naman, iba na naman yung magiging parenting style mo. So, talagang ganun, napagdadaanan yun. So, again, yun na lang. Number one, huwag mong sukuan. Kung paano mo inilaban yung asawa mo ngayon, kung paano mo hindi sinukuan yung asawa mo ngayon, gawin mo rin sa mga anak mo. Number two, marami pang paraan. Uwi ka sa Bacolod. Bacolod nga ba? Uwi ka sa tita kung nasan man yung mga anak mo. Or mag-reunion kayo. Kasabutin mo yung mga kamag-anak nyo. Then mag-usap kayo. Ang nawala kasi dito is the connection eh. Ang nawala dito, parang nagkaroon sila ng idea na pinabayaan na kami ni mama kasi may bago ka ng pamilya. Yun yung thinking ng mga kabataan na naiwan mo sa probinsya. So now, if you have the option na kunin sila, magsama kayo sa iisang bubong, bakit hindi mo gawin? Kasi again, ako feeling ko yun lang yung problema nila eh. Na hindi mo nakikita. Para sa kanila, napabayaan sila. Lalo na wala na yung ama nila. Para sa kanila, bumuo ka na ng ibang pamilya na parang naitsapwera na sila. Dahil nandun sila sa iba't ibang kamag-anak. So now, talk to them. Paliwanagan mo pa. Baka nagkulang lang sa paliwanag. Dahil, ang nangyari lang, iniwan mo sa mga tita. Tapos lumaki sila na hindi nila naiintindihan yung mga bagay-bagay. Kaya nagkaroon sila ng puot sa puso nila. Na kung tutuusin, wala ka namang intention. Nagtatrabaho ka nga. Pero aminin naman natin, iba pa rin kasi yung presensya. Iba pa rin yung kinakausap mo pa rin sila. Iba pa rin yung nararamdaman ka pa rin nila. I know you are busy right now with your new family. Pero sana, mag-reach out ka pa rin sa kanila. Diba? Sabi pa niya dito, mama ko rin kinukuha ko si Lay, kaso po ayaw nila sumama sa akin. Sinubukan ko na po sila uwian, kaso po ayaw nila akong makita. Kaya po ako bumalik ulit dito sa Cavite. Ikaw yung nanay, dapat ikaw ang masusunod. By hook or by crook, mag-usap tayo! Hadouken! Diba? Marami pang paraan, Mi. Maraming pang paraan. Huwag mo lang susukuan. Yung mga anak mo, nandun lang sila sa zone na pinaniniwalaan nila kung ano yung gusto lang nilang paniwalaan. So as a parent, bilang mas nakakatanda, at bilang mas mature, let's try our best to go to extra mile para muli natin silang maabot. Again, ma-challenge po talaga yan. Mahirap po talaga yan. Pero mas mature tayo eh. Mas iintindihin natin dapat sila. Kahit pa sabihin natin na, oy magulang ako, dapat makinig kayo sa akin. Oy magulang ako, dapat naiintindihan ninyo na hindi ganito kadali ang buhay. Hindi nila alam yun. Kaya ang role natin bilang magulang, mag-reach out. Kahit pa sabihin natin na ikaw yung matanda, kumbaga sa respeto, diba? Respetuhin mo yung galit nila. Kapag ka in-admit mo sa sarili mo na mga anak, pasensya na. Kapag ka sinabi mo sa mga anak mo na anak, sorry, nagkasala ba si mami? Baka lumambot ang puso nila. O ang gusto lang nilang marinig is yung i-admit mo rin siguro sa sarili mo na may pagkukulang ka. Ngayon, kung hindi umubra, sadyang matigas ang puso nila, let's just pray and hope for the best. Then eventually, marirealize din nila yung mga ginagawa nila sa'yo. Basta as for me, huwag ka nalang magbitaw ng masakit na salita.
always try to reach them out pa rin. Kasi marirealize din naman yan nila pagdating ng panahon. Continue praying. Walang imposible. Sabi nga, may himala. Nasa puso natin ang himala. As long as ang desire mo is maging okay kayo, as long as yung goal mo ay magkaayos kayo, naniniwala ako na darating din ang panahon na yun. Alright? So, I will pray na maging okay kayong mag-iina. At sana talaga maintindihan nila ang sitwasyon ngayon. Kawinner yan po ang kwento ni Lynn dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Hirap, no? Kung meron kang gustong sabihin kay Lynn, speak from your heart sa aking pagbabalik. Ikaw naman ang bibida dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. 0977-7000-915, mag-voice message. DJ Mama Colleen on Facebook. Once again, this is the story of Lynn sa Heart to Heart with Mama Colleen.